CJ. Over to Hubby. You must have turned out. And Calvin Ridley. Hey mga bros, mga bros, eh, malapit na nga ang ating PBA draft ngayong September 2023 na. So isa sa mga magpapadraft or prospect natin, ito pong si Kobe Parras. Yes mga bros, out. Bakit nga ba dito na si Kobe? Dahil syempre nag-part ways na to sa Altery Chiba. Hindi na rin siya na-renew ng kontrata. At hanggang ngayon, wala pa tayong naririnig na kumukuha ang koponan kay Kobe Parras sa Japan B-League. So kaya nga mga brods, eh possible talaga na dito na siya magpapadrop sa PBA dahil magpo-pro na talaga ito dito sa Pilipinas mga brods. Syempre dapat hindi ito babalik ng college na. So mga brods, ito pong si Kobe Parras ay bali-balita na gustong kunin ito sa picks ng SMB ngayon 2023. Yes mga brods. At bakit nga ba SMB? Dahil bala kasi ng SMB na i-trade na ito pong si Tautua at ililipat ito sa Magnolia Chicken Templado sa Chats, knowing na ito pong si Sanggalang ay nagkakaroon ng health problems. So ito pong si Kobe Parras ay parang siya na ang papalit dito as Mo Tautua as forward nila. Tapos mga brods, athletic din ito pong si Kobe Parras. Sa ngayon mga brods, ang kanyang timbang ni Kobe Parras ay bumaba na talaga mga brods. Dahil syempre, nagpapabilis ito pong katawan ni Kobe Parras. Diba? Kung makikita nyo dito sa mga highlights natin na pinapakita natin dito, talagang naging manipis si Kobe Parras. Hindi na katulad dati na bruskong Kobe ang nakikita dito. Syempre, marami na itong tato, tapos pumayat. Pero kung sa ganun, bumilis naman ang isang Kobe Parras dito sa mga highlights niya sa Altery Chiba. So makakatulong ito sa SMB dahil kung makikita nyo sa mga plays ng SMB kay Coach George Gallant last season, medyo mabibilis talaga ang play nila. So talagang makakakuha or talagang makakasundo ni Kobe Parras ito pong mga plays, lalong lalo na ang bibilis ng mga guards na ito na katulad ni CJ Perez. So mag-fit talaga ito pong si Kobe Parras mga kabrods. At isa pa dito, hindi na malayo sa SMB ang mga Parras dahil noong 2002 to 2003 ay dito rin naman naglaro ang kanyang papa na ito pong si Tower of Power na si Benji Parras. Yes mga brods, syempre may connection na agad ito sa SMB kung ganun. So alam naman natin na ito pong si Boss Al Francis Tua, kapag meron itong nakikitang player na may potential dito sa kanyang koponan, sa mga tatlong koponan niya, ay kukunin niya. Lalong lalo na nakatulad ni Kobe Parras na may history na ito sa ibang bansa. So syempre maraming possibilities na offeran pa ito in ibang koponan o ibang liga sa ibang bansa. Kaya nga ito pong si Boss Al ay isesecure na niya ito pong si Kobe Parras. So syempre kukontakin ito ni Boss Al sabay pagdating ng draft day or bago magsimula ang draft, syempre nakasecure na at makukuha na ito, mapipick na ito ng SMB. So syempre dapat medyo mababa ang pick ng SMB at ni Kobe Parras, mga 8 or 9 para makuha ito ng SMB dapat, dahil mga top 4 niya nandyan, yung mga Terra Firma, Blackwater, tapos 3 and 4 Rain or Shine yan. Malaki-laki ito pong forward na ito, 6'6 mga brods, athletic. Ito pong si Kobe Parras, kung makikita nyo, maganda na rin ang court vision na ito ni Kobe Parras, na improve niya ito sa Japan B-League. At na-improve din niya yung kanyang handles, tapos yung kanyang 3-point shooting mga kabrods. So all in all, hinog na si Kobe Parras na maglaro dito sa PBA. Magpapadraft na lang talaga siya. So ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba, bagay ba yung isang Kobe Parras ngayong darating na draft ngayong 2023 mga brods, dapat mangkunin ito ng SMB? So komenta mo lang ang opinion mo dyan mga brods, at isa-isayin natin. Mga brods, onting recap lang sa TNT versus Senebra nung game 2, talagang nabantayan ng todo mga brods ng TNT Tropang Giga. Ito pong si Justin Brownlee, kung saan 12 points lang ang nagawa ni Brownlee mga brods. Si Sisten ang high scorer ng Ginebra last game kahapon, which is 29 points ang ginawa ni Sisten noon. Pero si Brownlee mga brods, grabe box on one defense ang ginawa talaga ng TNT dito. Nalimitahan na lahat talaga si Brownlee. Kapag nalimitahan mo si Brownlee mga brods, may chance ka talaga na manalo. Kaya nga ang TNT ang nagwagi sa game to mga brods, 95-82 ang ating final score. Si ito pong si Hollis Jefferson nakagawa ng 23 points, Mikey Williams 21 points, Pugoy 17 points, of Tana 14 points. Hindi nga nila masyadong nagustuhan ito pong ugali ni Jefferson mga brods, ni Hollis Jefferson, dahil medyo nag-aangas nga. Pero sa Ginebra,
On Ardinger, 29 points. Malonzo, 17 points. Cathy naman, 16 points. So magbabounce back talaga ang Hinebra dito mga bros, lalong-lalo na si Justin Brownie. So dito na nga po na tayo mga bros sa ating balita nga. Ay balibalita ito pong si RR Pogoy. Ay gusto nga ito ngayon lumipat talaga after niya ng kontrata dito at ma free agent siya after dito sa TNT Tropang Giga mga bros. Dahil ito nga pong si Pogoy ay malapit na rin itong ma-expire ang kanyang kontrata. Eh syempre iniisip na lang ni Pogoy kung saan siya kuponan, eh pipirma. Pero may offer ang Hinebra dito mga bros, dito po kay RR. Dahil alam naman natin ito pong si Roger Pogoy, wise din ito mag-isip kung saan. Syempre ito pong TNT eh parang medyo hirap na rin magkampiyon. Pero yun nga eh syempre sinerte sila ito po kay dito kay Coach Jolas Lastimosa kung saan ito nakatungtong ulit sila sa finals against Barangay Hinebra San Miguel. Pero mga bros, eh kapag usapang consistency, syempre doon na si Pogoy sa champion team na palaging eh nasa playoffs, nasa semis, nasa finals, kung saan isa ang Hinebra dito. Dahil ito pong Hinebra may offer na talaga na malaki dito po kay RR Pogoy. Dahil ito pong si Roger Pogoy ay syempre gusto rin nito sa ibang bansa. May mga usap-usapan nga gusto nito ma-offeran sa ibang bansa, sa mga Japan B-League, KBL, sa Taiwan mga abroads. Pero yun nga, syempre iniisip din ni Pogoy ang kanyang mother team na TNT Tropang Giga. Pero mga abroads, ayon sa mga reports natin, pero kapag merong nag-offer ng mas malaki sa TNT offer ni RR Pogoy sa kanyang kontrata dyan, eh syempre kakagatin niya yan, lalong lalo na kapag champion team ang malilipatan niya to. Pero itong Hinebra mga prods, with or without RR Pogoy, malakas na yan. Pero kapag itong si Pogoy ay mapunta pa sa Hinebra mga prods, dagdag shooter ito para sa kanila. Dahil ito pong Hinebra ay usap-usapan nga na maititrade nila ito pong si Pesomal sa lahat ng mga trade package para lang din sa isang shooter. Dahil yun nga, nung nakuha nila si Pesomal, eh parang hindi nga ito nag-click talaga sa Hinebra. Kaya eh mga broads, maghahanap ang Hinebra ng isang panibagong shooter na hindi na nila ibabangko, yung consistent shooter na mga broads. Itong si Pogoy naman, di naman ganun kaka-consistent. Pero kapag uminit ito mga broads, kaka na at kaka na talaga ito pag binigyan mo ito ng magandang minuto. Dito nga sa TNT, diba? Ngayong game 2 kahapon, naka 17 points ito pong si RR Pogoy, which is natulong na yan mga kabrods. Pero syempre, it depends pa rin ito sa management ng TNT kung o-offeran ba ito ulit ng TNT. Pero syempre mga brods, depende na rin ito kay Pogoy, lalong-lalo na kapag nasa free agent na siya. Siyempre, pwede na itong pumirma ng ibang kontrata sa ibang kupuna. Pero ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, Pogoy to Hinebra mga brods, babagay ba siya doon suot ang Hinebra jersey? So komento mo lang ang opinion mo sa mga brods at isa natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. This is our rated highlights in long. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears.